So yun, good morning. Today is December 15, bispiras ng bagyo. Sa base sa balita, no, December 15 papasok yung bagyong Odette dito sa Pilipinas. So ayan, bispiras, namimingwi tayo kasi susubukan naman natin tong ating Yamashita Lure 2.2. So ayan, pakita ko sa inyo, yun, no. Talagang gasgas na siya, ang dami ng laban ng nangyayari dito, no. Mga siguro mga 10 kilo na mahigit na pusit nang nakukuha nito. So nakakatakot yung panahon pala, no, ayun, oh, sobrang tahimik, walang hangin, talagang parang iniipon yung dagat, napakakalmado, talagang nakakatakot. Kasi base sa experience po namin dito, dalawang beses na kami, tatlong beses na kami dito nakakaranas ng tidal wave. So yun, talagang pinaghahandaan po namin mga mga nakatakan dito. Yung sasakyan bangka namin dito na malaki, yung nandun na, nilikas na namin. So ayan, tara na, susubukan natin to kung makakadali pa ba. Kung baka nagsilikas na rin yung mga pusit. Tara. Sa mga hindi nakakalam, no, sa itong lugar po namin ay tatlong beses na po na tinamaan ng tidal wave. Ito dito talaga ako pinanganak sa lugar na to. Ito yung wagat dito sa may barangay Himbangan dito sa amin, no. So lahat ng bahay diyan talagang inaanod ng malaking alon. Doon pinulot dun sa may may nipa dun sa may likuran. Nung nag-edad pa ako ng 7 ata na, nandito pa kami nakatera, no, yung mga bahay na nandito pa sa may dagat. Ngayon, tumagal, kinain na ng tubig dagat, nandun na. Umurong nandun yung mga bahay-bahay. Kaya talagang laki na ng pinagbago, years by years. So, ayan, nakakatakot na naman kasi may paparating na naman na malakas yung na bagyo. Ano pa naman, dito magagaling sa may parting Mindanao, nakakatakot talaga. Yan, dyan, nakakatakot. Yan, oh, mapapansin nyo, yung mga ulap dito, kalmado. Walang hangin, wala kang makikita ang bakas ng hangin. Wala pang ulan. Samantalang yung advisory ng NDRRMC ay yung bagyo na to ay napakalakas daw. Maraming ulan ang dala, kaya nakakapanibago, nakakapagtaka. Yung iba kahapon nagsipaglikas na yung mga bangka, maliliit na bangka, at saka yung mga malalaki bangka nando na sa may Taguan. Kaya yung iba nandito pa kasi nagbabaka sakali na makakahuli pa na pangulam, kaya makabigas. Yung mga bagyong mama dito, yung pinakauna, yung Bising noong 1982, yun, malaki yun ang pinakamalakas daw. Tapos sinundan pa ng bagyong Ruping. Hindi ko matandaan kung anong mga 7 years old ata ako noon. Tapos Bising Dos na naman, tapos sinundan naman ng Puring, yun, mga 4. Talagang kaya napilitan kaming maghanap ng matitiran dun sa may malayo na sa dagat, yung tinitiran ko ngayon. Dati kasi kami, nakatira kami talaga sa dito, sa tabing dagat. Kaya gawa ng bagyo, kaya ayun. Naisipan ng mga magulang ko na tumira na dun. Kaya ngayon, susubukan natin mag-fishing, no? Para may pangulam. Sana makaswerte. At siyempre, kasama ko pa rin pala yung aking soulmate. Di natin magtatawa-tawa ngayon kasi may darating na nga problema. Sana sa taas lang siya tatama. So ayan, nandito lang tayo sa ating favorite spot. Kahapon kami ng anak ko nandito, yung panganay ko, nakahuli kami ng pusit 4 na piraso dito lang sa spot na to. Babalik-balikan ko talaga to dahil marami dito. Bugat. Uy, rin na dia. Sana makadali pa, no? Eh, yung gamit natin talagang effective, Yamashita, galing Japan to, idala ng kapatid ko, no. So yun, susubukan na naman po natin.
napakalino ng dagat, kaya kitang-kita yung ano natin, yung ay hindi makikita sa ano, sa cellphone lang. Kitang-kita yung ano natin, euro, o you know, yung jig. Subat. Subat na dun? Subat, huli. Huli agad, huli agad, huli agad, kasi maliit. Ayos na. O you know. Ay! Ano ba yan? Pabira, pinagsitan naman tayo ng lungkos, patay yung ano natin. Pabira ng kaputi, pero bakong short. So, talaga napaka-effective, mga, ano na, mga mom, sir, napaka-effective. Nakadalit ang isa. Sana masundan pa. Sirit-sirit na siya pa. Sige na, ah. Sirit-sirit na ako, gata. Nakarang araw, nakadali kami dito. Mahigit isang kilo. Oh, sobrang laki. Yung ano naman yung kulay white na Yamashita. Sabi nga ng mga chewing ko dyan, eh, dapat itigil ko muna. Itigilan doon muna kasi para dadami pa. Kaso, wala eh. Ang sarap na pakiramdam kaya pag nagkakahuli ka, yung lugar po namin talaga. Kasi nakakatakot. Kahit ako nga na nangamba ko kasi marami nang mga konkritong bahay, hindi kagaya nung mga bahay namin dati na ano lang, kubo-kubo lang talaga. Kahoy lang yung mga ligi, ni pala yung mga bubong. So ngayon, dahil sa tagal na hindi nangyari yung tidal wave, nagsipagbahay na sila ng mga konkrito, kaya nakakapangamba talaga. Lalo na yung mga magulang ko, nanay tatay ko dyan. Nagbahay na sila ng solid, kaya baka mangyari naman maulit ba, wag naman sana. Subad? Ah, lagi. Ay! Ito na naman! Meron na naman! Kandali na naman! So yun na, balik tayo. Kasi wala doon, wala na doon eh. Ano talaga, talagang nagtatago. Makakaswerte talagang wala na, hindi na nagdagan. Ay na, dumating na naman yung ano, sumikat na naman yung araw, wala na. So yan, marami, sana ganito yung ano, panahon hanggang bukas, hanggang matapos yung ano, bagyo, dumaan yung bagyo. Kasi nakakalungkot isipin na magpapasko tapos may dating na bagyo. Talaga na ano, nakakapanghina. Lalo pang walang isda dito sa amin, talagang ano, dagdag pahirap. So ayan, maraming thank you sa mga nanonood at sana subaybayan niyo ako kasi i-update ko tong darating na bagyo, itong si Odette. So yan, maraming thank you sa mga nanonood, no? At siyempre kung bago ka lang sa aking channel, kung gusto mo ng mga nakakatawang face vines, yan, please subscribe. Yun, maraming thank you, ah. See you next video. Dura ka buok. Pangkilaw. Hindi na nagdagan, talagang dalawa lang. So, hindi tayo binigo ng ating Yamashita, you know, Yamashita Pink. Yan, kahit dito na ano na, nandito yung mga baruto to. Misa si Fiji Mercado. Ha? Hi, soy. So yun, normal yung mga ginagawa pa dito ng mga tao. Uy, hi. Simple pa lang yung paghahanda namin ng bagyo, no? Hindi pa naman naapekto, ano? Hindi pa. Kaya yun, yung mga ginagawa namin dati, dati, yun pa rin.